So, ituloy po natin yung naputan natin kanina. Pangako ko sa inyo, 10 minutes lang. Kaya samahan niyo po ako dito sa ating libreng pag-aaral pang pinansyal. Sa mga bago lang po, yung balikan niyo po yung part 1 kung hindi niyo pa napapanood. Dahil mahalaga matutunan niyo muna kung ano ba talaga ang tunay at masaya yung susi. Yung susi, yung pinaka-root cost na dapat natin pagtuunan muna ng pansin bago tayo pumunta sa ating mga pang-pinansyal. Kumbaga, bago natin gamutin ang ating mga kaperahan, ano muna ang dapat natin gamutin. Yun po ang dapat natin mahalaga, napakahalaga. Dahil kahit na anong kayod natin, kahit na anong paghihirap ang gawin natin, hindi paghihirap na makaahon sa kahirapan, hindi tayo makaalis-alis dahil na parang ang bigat-bigat or iniisip mo na naguguluhan ka or ano ba talaga. Yan po, para masagot ang inyong mga agam-agaw sa inyong pamumuhay. Ako nga po pala ang inyong Ate G, ang inyong gabay sa libreng pag-aaral pang pinansyal, ang inyong magiging kaagapay sa inyong pag-unlad. Hindi lang man po sa unlad sa ating mga kaperahan dahil hindi naman po talaga sagot ang kayamanan. Dapat po pareho, masaya at mayaman pwede nating pagsamahin. Iho ba mas maganda yon? Hindi lang yung masaya tayo pero mahirap, maraming problema. Aminin po natin ang reality dahil marami tayong mga false belief na hindi nyo kailangan ng pera, kalokohan po yan. Kahit tayo naglilingkod sa Diyos or sabihin na natin, gusto nating makatulong sa iba, kumbaga ang pera, laging kailangan yan. Kaya nga, kunting ano mo lang, bididit. Oxygen po yan dito sa paninirahan sa lupa. Kaya nga po ang dapat nating alamin kung ano ba talaga ang susi ng tamang pag-unlad. Hindi po pera ang una nating hahanapin. Kundi, pag-aralan muna natin ang ating mga sarili. Kaya nga po, kung kayo po ay bago pa lang, follow niyo po ako sa Facebook at YouTube para updated kayo sa mga gagawin ko pang mga video. Lalong-lalo na po marami tayong mga surprises para lagi tayong updated sa ating mga maging, lalo na po ngayon sa ating technology, dapat marami tayong alam, hindi lang ang chismis ng ating mga kapitbahay o kung ano yung paniniwala sa ating sarili. Ano po? Sige po, like and share natin. Sharing is caring. Balik po tayo sa ating topic ngayon. Ang nakaraan po natin pinag-aralan yung part 1, pinag-aralan natin ang external, dalawang prinsipyo sa buhay. Nauutal ako. Pinipilit ko pong mag-Tagalog kasi para lalong maintindihan ng iba. Kasi kung nag-i-English ako, may nakausap ako sa internet. Nag-i-English ka na ka ba? Ba't pa na yung English mo? So, mas maganda po, ano, Tagalogin natin para lalong masyadong maintindihan. So, yun po hanggat maaari, nagtatagalog po ako. Kung mag-English man ako, siguro yung mahirap Tagalogin, i-explain ko na lang kung ano po yung kahulugan in terms. Okay po? So, ang dalawang prinsipyo po natin sa buhay, sa ating mga sarili, isa tinatawag na external locus of control. Ito po yung iniisip nyo o pakiramdam nyo, kayo yung parang biktima. Biktima ng kahirapan. Iniisip nyo na mahirap ang nanay ko, ang tatay ko, kaya ganito ang buhay ko. Anong magagawa ko? Ganito lang ako. Yung po, parang wala na siyang pag-asa. Parang talagang inano na niya na sa buhay niya na ganun lang siya, yun ang kapalaran niya. Tapos ang isa po ay isang tinatawag na nating internal locus of control. Naniniwala siya sa sarili niya na control niya ang buhay niya. Control mo ang buhay natin. Ikaw ang may gawa ng buhay mo. Ika nga ng mga painter kagaya natin, kagaya ko.
You're the Michelangelo of your life. Ikaw ang gumagawa ng sarili mong buhay. Hindi ang kapitbahay mo, hindi ang kapatid mo, ang magulang mo. Yun po ang tinatawag nating internal locus of control. Now, ang pag-uusapan po natin ay bakit mahalaga ang ating pag-iisip ang una nating gamutin. Napakahalaga po niyan kasi may maling pag-iisip at may maling paniniwala ang isang tao. Hindi po natin masisisi ang ating mga sarili kasi yun yung ating naging kultura. Iho ba? Yan po ang susi paano na natin malabanan ang poverty. Dalawang klase po ang pag-iisip. Isang growth mindset at saka isang fixed mindset. Kung kayo po ay nasa fixed mindset, para nyo malaman, nandito po yan. Ito po yung para natin malaman, tatalakay natin ngayon yung paano nyo malalaman kung nasa growth mindset kayo or nasa fixed mindset kayo. Yung growth mindset ay naniniwala siya na ang lahat ng bagay o lahat ng kakayahan or napapag-aralan. Pero kung ang fixed mindset, nasa fixed mindset kayo, naniniwala kayo sa sarili niyo na nasa genes na yan. Kumbaga, hindi na yan pinapag-aralan dahil nasa genes na yan. Kaya nga po ang growth mindset, sila yung madaling umasenso. Naniniwala sila na nasa isip nila na kaya nilang gawin yun. They try everything, whatever it wants, para lang umasenso. Sila po yung mga tao, mga pag-iisip na tinatanggap nila lahat, kahit na sabihin ilang beses silang failed, tinatanggap nila it's a lesson, pero gumagawa pa rin sila ng paraan para maabot yung kanilang pangarap. Kaya mas maganda, maging growth mindset po tayo kasi kung nasa fixed mindset po tayo, kumbaga, ang fixed mindset ko kasi nahuhubog yan sa pagkabata, di ho ba? Kung ano yung ating mga paligid, apektado hanggang sa paglaki natin, yun po yung nagiging laman ng ating mga utak at paniniwala. Kaya mas maganda po ngayon sabihin na natin na kahit na anong silid ko sa utak nyo, kung punong-puno po na impormasyon yan at hindi kayo, nasa fixed mindset kayo, aawas yan, kumbaga, punong-puno yung isang baso. Pag nilagyan mo pa yan, anong mangyari? Wala po. Kumbaga, parang labas sa tenga. Mga fixed mindset po yan. Kasi sabihin niya, oh, alam ko na yan. Sabihin na naman yan, payayamanin ka lang yan bukas. Ano, pero hindi. Yan, ganun. Yung mga ganung paniniwala na sa sarili nilang opinion. Hindi po sila yung mga tao na sabihin na nating difficult person. Kumbaga, yung kanilang prinsipyo, yun lang yun ang kanilang papaniwalaan. Hindi sila open sa mga tao na bibigay kagaya ko ng value or what. It's depend kung tatanggapin nila yun o hindi. Nakuha niyo po ba ang ibig kong sabihin? Kasi ito po yung how you, susunod natin ay yung how you view the world. Ito po yung paniniwala mo or ano ang tingin mo sa mundo. Ano yun eh? Yung growth mindset mo, kung ano yung pag-iisip mo, kung ano yung tingin mo sa mundo. How you view the world. Yun po yun. Kaya nga po ang mga taong growth mindset, sila yung mga, inuulit ko, sila yung mga taong madaling umasenso na kahit na anong hirap, maligaya sila. Lalo na po sa mga tao na ganun ang pag-iisip, yung whether in practicing and learning, they accept everything they put into work. Ginagawa po nila ng action, makuha lang yung gusto nila o anong mangyari sa buhay nila. Nakuha niyo po ba ako kahit na yung mga kahit na anong dumating, nahirap sa buhay nila, iniisip nila na kaya nila. Kaya mas maganda po growth mindset natin.
Then, ang susunod po natin, ano pa ang tingin natin sa mundo? Pag-aralan natin kung anong tingin natin sa mundo. Tayo ba ay galit sa mundo? Diba? May mga tao na sabi, ano ba yan? Galit ba yan sa mundo? O, pasan nyo ang mundo sa kahirapan? Yung parang ganun yung pakiramdam nyo. Yung you're a failure. Magawala ng pag-asa. Yan po. Yan po yung kailangan nating pag-aralan ng ating mga sarili at ang ating mga pag-iisip na endep. Kaya lang po, hindi po yan, kumbaga, hindi yan madali, pero lahat nababago. Hindi man po ako, may ginawa po akong libro, Who Truly You Are. Ito po ay yung naranasan ko sa buhay. Pero hindi pa release dahil gusto ko pong i-Tagalog. Medyo ini-edit ko pa. Kaya nga po yun ang gusto kong ibahagi sa inyo dahil napakaganda po. Dahil totoo lang po, wala sa aking nag-invita sa IMG. Wala po. Ako po ang nag-search sa sarili ko. Pinag-aralan ko muna. Isang taon ako bago ako, I think, yes. Ako ang naghanap kung sino yung pwede kong makausap. Dahil alam ko talaga ang edukasyon number one, kung paano ako makakaipon sa sarili ko. Dahil mahirap po talaga sa ibang bansa. At uuwi ka pa rin ng Pilipinas. Di ho ba? Susunod po natin yung ating mga pag-aaral, yung kung ano ba ang tingin natin sa mundo. Sige po. Ang ating po natutunan ngayon kung anong meron ka, pag-iisip, kung growth mindset ka o fixed mindset, kayo lang po ang makakasagot niyan. Kaya kung gusto niyo pong i-growth mindset ang inyong mga pag-iisip dahil di ho ba mayroong mga tao na ang taas ng ego, sabihin ang taas ng ego. Yun po yun. Ang ibig sabihin nun, in short, kumbaga reality ng buhay yung ating pinag-uusapan ngayon. Kung ang ego mo, ang pinaniniwalaan mo at hanggang dyan ka na lang, eh wala po tayong magagawa doon kasi kung hindi niya kayang tanggapin or i-growth mindset yung kanyang pag-iisip, mahirap. Kahit na anong gusto niyang yumaman or gusto niyang mapaunlad yung buhay niya, kung ang ego naman po niya isaksaka ng taas, ika nga, yumaman man siya, hindi sa tamang paraan. Yun po yung ibig ko sabihin. Di ho ba mayroong mga tao na yumaman lang, nag-iba ng ugali? Yung mga ganun ho ba, ibang usapan na kasi yun. Kung ano na yung tingin niya sa mundo. Kung baga love of money na siya eh. Hindi na siya yung talagang value ng pera ang kanyang nasa isip. Di ho ba? O sige po, sa susunod, sa number 3 nating video, paano tayo mapapaunlad ng ating pangpinasyal pero ang ating pag-aralan muna at alamin, solusyonan ang ating mga pag-iisip. Salamat po, ayun yung pong Ate G. Follow up po kayo. Mag-follow kayo sa aking YouTube at sa Facebook. Sige po.